mommies, welcome to another vlog, and I am Mamelen. For today's video, we will have a comparison between wearable pumps. Ayan, so last year, nag-create tayo ng battle of wearable breast pumps. Dahil marami nang na-inventong bago, we will create a new vlog regarding the comparison of wearable breast pumps. So this is wearable battle of wearable breast pumps 2022. So if you want to know more about different characteristics, designs, suction strengths of different brands and wearable pump design, just keep on watching. Mommies. So for this video, i-compare natin yung mga brand na ito. Fanpee Wearable Pump, Fanpee Wearable Pro, okay, ito yung kanyang battle, S19, yan, S19, Yuhanex, kasi dun sa previous Yuha Gen 1 pa siya eh. So ito Yuhanex, yung CM Bear Gen 3, yan, CM Bear Gen 3, CM Bear Gen 4, okay. So, ano-ano ba ang differences, advantages nila sa isa't isa? Okay? So, let's start na. Number one, design. Okay, sa design, may mga miss, nag-i-include yan ng mga suction strength, yung kumbaga yung design ng motor niya. Number one, sa cup size or capacity nila. Si Ember Fanpee, si S19, and si Yuha Gen 2. Hindi ko na rin sinama si Yuha Gen 2 dito ngayon kasi tagtad na siya ng review, okay? Review na natin siya previously. So, wala naman pinagbago sa kanya. So, kung gusto nyo mapanood, ilalagay ko na lang yung previous vlog ko dito sa description box below, okay? So, etong mga to, lahat sila 5 ounces ang capacity nila. So, makaka-collect ka ng up to 5 ounces sa kapag sila yung ginamit mo. Ang pinakamalaki lang is si Yuhanex, meron siyang 8 ounces. At saka si Wearable Pro na meron siyang 6 ounces na capacity ng bote. Okay? Number 2. Ilan ba ang mga number of parts nila, okay? Usually, ang number of parts is 5. So, ngayon, sasabihin ko na lang yung pinakamarami tsaka pinakakonte. Ang pinakamaraming parts na huhugasan mo at tsaka kakalasin mo is si Fanpee, okay? Sobrang bilangin natin kung ilan siya. Pwera yung motor. So, meron siyang, ang tawag dito, meron siyang flange. Okay, may flange siya. Tapos, yung cup niya, sa cup niya, meron pa siyang, eto, yung seal. Parang seal, rubber seal niya. Tapos, 1, 2, 3, yung valve. Tapos, 4, itong diaphragm. And 5, yung pinaka-connector niya. Eto siya. Yan. So, 5 siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pala. Kasama itong maliit na to. So, siya yung parang pinakamarami dahil dun sa ring na maliit. The rest is 5 ounces na lang sila. At except for eto si S15 na 4 lang. Okay? Bilangin natin ah. Pwera yung motor. Ito. 1, 2, 3 lang siya. Okay? Dahil wala siyang valve. Siya lang yung walang valve na wearable pump na nakita ko so far, okay? So, tatlo lang ang part na huhugasan nyo pag si S19. Pumapangalawa naman sa kanya si CM Bear at saka si Yuha Gen 2 na meron silang, I think 4 parts pwera yung motor. Okay, tanggalin natin yung motor. So, 1, 2, 3, 4. Okay? 4 parts lang sila.
Okay? So, kung tatanungin nyo, sino yung pinaka-konti yung parts? Si S19. Sino yung pinaka-marami? Si Fanpi. Okay? Ngayon, darating tayo sa sa pinakamaraming question. Yung suction strength nila, okay? Isa-isahin natin ngayon i-test yung suction strength nila. Unahin natin ngayon si Fanpi, okay? Yeah. 24mm to, 24mm. Tapos open natin. Ay, lubat pa yata siya. Sige, ihuli ko na lang pala 'to kasi lubat. Si Fanpi kasi may mamis kapag na-receive niyo siya, bawa kaka-order, kaka-receive niyo pa lang. Low bat siya, so kailangan niyo siyang i-charge ulit para i-full charge para magamit. Unlike nung other brands na meron na silang ng factory charge na tinatawag. So, unahin na lang muna natin si S19. Yan. Ngayon, totodo natin siya may mamis ha. Suction strength muna tayo. Si S19, umaabot siya ng 240 mmHg may mamis. 240 mmHg, okay? Yun si S19. Check naman natin si CM Bear. Yan. Si CM Bear Gen 3, umaabot po siya may mamis ng 230 mmHg. Yan. 230 to 240 mmHg like S19. Okay? Yun yung maximum strength niya. Try naman natin tong CC Ember Gen 4. Yan. Same lang siya may mamis, no? Umaabot din siya ng 240 mmHg. Si CC Ember Gen 4. Okay? Same lang rin sila ng suction strength ni CC Ember Gen 3. Ito naman si Pro. Si Wearable, Fanpi Wearable Pro. Kung makikita nyo, umaabot din siya ng almost 240 to 250 mmHg may mamis. Okay? Same lang rin sila nung mga previous na tinest natin. Let's go to Yuha next. Ito. Si Yuha next ay hanggang level 10, umaabot siya ng 250 to 260 mmHg. So far, siya pala yung pinaka mataas yung suction strength among of this na meron tayo ngayon. Okay? Si Fanpi Wearable is hanggang 220 mmHg siya maximum kasi up to 5th level lang siya may mamis. Expression mode na po to. So, hanggang 220 mmHg siya. So, hindi siya masyadong mapanakit. Okay? Yon. So, yun yung mga suction strength. In summary, ang pinakamalakas na suction strength dito sa ating mga breast pump na nandito na present is si Yuha Next. And yung pinakamahina is si Fanpi Wearable. But it doesn't mean na mas marami kang makukuha kay Yuha Next kesa kay Fanpi. So, ano pa rin yan? Hiyangan pa rin yan may mamis, okay? So, next is yung modes and levels naman nila, okay? So, ang pinakamataas na may level sa kanila is si Yuha Next. Meron siyang 3 modes up to 10th level each. Okay? 3 modes, 10th level each. Si CM Bear, meron naman siyang up to 9th level, meron din siyang 3 modes. 9 levels, 3 modes si both CM Bear Gen 3 and Gen 4. Si Fanpi Wearable Pro naman, meron siyang 3 modes and up to 8 level. 8 levels, 3 modes si Wearable Fanpi Pro. Next naman, si S19, meron siyang up to 9 levels and 2 modes. Okay, 2 modes na lang siya pero up to 9 level. Usually, yung 2 modes na yon is massage and expression. Wala silang mga mixed modes. Mixed mode lang pala. Okay? And last but not the least, in performance. Pero siya yung pinaka-konti yung levels is si Fanpi Wearable. Meron siyang up to 5th level and 2 modes lang rin siya. Okay? So, yun yung mga modes and levels ng bawat isa sa kanila. In summary,
ang pinakamataas na level is si Yuham hanggang 10th level. Ang pinakamababa is si Fanpi Wearable na hanggang 5th level lang and 2 modes lang. Unlike Yuha hanggang 3 modes and 10th level each. Okay? Okay, next is, sino ba ang pinakamabigat sa kanila? Okay, mabigat. Bulky, mabigat. Okay? Halos same lang sila ng mga tawag dito, mga weight. Ang pinaka tingin ko in my personal opinion, ang pinaka okay gamitin and ang design is si S19 kasi ano siya, yung flat siya, yung kumbaga ano siya, 112 degrees talaga siya. Ito rin naman si Fanpi 115 alam ko. Pero ito si lapad na lapad siya oh. Parang sakop na sakop siya. So manipis siyang tignan kung ilalagay siya sa mga bra natin. Ang pinaka mataba naman para sa akin is si CCM Bear. Makapal siya. So kapag nilagay mo siya, sobrang kumbaga malapad, makapal yung pagkakaano niya kapag nilagay mo dito sa bra mo. So para sa akin 'yon, may mami sa. Next, last but not the least is sa prices. Magkano nga ba ang wearable pumps ngayon? Okay? Ang pinakamahal pa rin alam ko is si LV. Hindi ako nagkakamali. LV or Willow. Yan yung mga US brands na sobrang medyo pricey, pamaharli ka. Okay? Sa dito sa atin, marami naman na nagsusulputan ng mga wearable breast pumps na mura, lalo na kung galing China, sa Shopee ka bumili or Lazada. Maraming mumurahin na ngayon. Pero hindi ka nakaka-sure sa warranty. So, might as well buy sa mga sellers, distributors dito sa Philippines. Nakatulong ka na sa mga local seller. Secure ka pa na meron kang hahabulin in case na magloko yung mga yung pump motor mo. Unlike kapag bumili kang diretso doon, hindi nila masyadong i-entertain yung concern mo. Kasi ang ano nila is benta-benta, mura, benta-benta, ganyan. Unlike dito sa atin sa Philippines, nanay din ang mga sellers. So, naiintindihan nila, binavalue nila yung money natin para na hindi masayang. Okay? So, ang pinakamahal sa kanila so far is etong dalawang to. Okay? Actually, yung pinakamahal si Gen 2 kasi maganda talaga siya. Siya pa yung pinakatahimik. Yun nga pala, yung kung sa pinakatahimik lang, yan si Fanpi, ah. Eto si S19. Okay. Eto si Yuhanex. Eto naman si CM Bear. Same lang yan sila ni CM Bear. Okay? Ito naman si Pro. I think, kung sa lahat ng meron ako, ang pinakatahimik si S19. And for me, ang pinakatahimik pa rin is mas talo pa rin siya kay Yuha Gen 2. Kasi para sa akin si Yuha Gen 2 yung pinakatahimik na wearable breast pump. Okay? When it comes to prices, ang pinakamahal sa kanila is si CM Bear Gen 4 nakatumbas ni Yuha Gen 2 na nasa 3,499 maximum. Next is si CM Bear Gen 3 na nasa 3,200 pesos. Next is si Fanpi Wearable and si S19 na nasa around 2,999 pesos maximum. Then si Fanpi Wearable Pro na nasa 2,800 and pinakamura natin na wearable for this vlog ay si Yuhanex na nasa 2,499 or 2,500 maximum. Yan yung usually makikita nyong ranges ng tag dito, prices online. Magkakatalo na lang tayo sa freebies, sa customer service, sa after sales, yan. Ngayon, kapag mas mura, so medyo magduda kayo. Hindi ko naman sinabi huwag kayong bumili. Pero,
i-weigh in nyo rin yung after sales. Kasi minsan, after sales, wala na yan pakialam. Basta naibenta na sa inyo. Unlike the other sellers sa Philippines, after sales nila is iti-take care pa rin nila kayo. Iki-cater pa rin nila kayo kahit na tapos na yung, kumbaga, nabenta na sa inyo. Okay? So, yun lang, my mamis, ha? Hindi ko kayo sinasabing magbumili. Nasa inyo pa rin yan. At buy at your own risk. Okay? So, yun lang, my mamis, ha? Sana na enlighten kayo ng very light for this comparison. Kung meron pa kayong gustong itanong kung dun sa mga, halimbawa, may questions pa kayo regarding sa mga comparisons nila, mag-comment lang kayo or mag-message lang kayo sa my mommy. Okay? So, i-comment ko na rin sa, hindi pala i-comment, ilalagay ko sa description box below kung saan pwede bumili ng mga breast pumps na ito and yung direct link sa kanila kung saan kayo makakabili. Okay? So, ayun lang. Pahabol pala, sorry. Lahat sila pwede lagyan ng insert. Okay? Pwede nyo silang lagyan ng insert 24mm and below. Kasi 24mm na sila. Meron silang, ang may 28mm lang dito is si Uhanex. Meron siyang variation na 28mm. The rest is 24mm na. Okay? So, yun lang. Okay? Namiss kong mag-vlog. Ano ba? Okay, thank you for watching my mommy sa walang kamatayan at walang sawang pagsuporta sa ating vlog. Okay? Thank you sa lahat ng mga nakasubscribe. And sa mga hindi pa nakasubscribe, kindly subscribe to our YouTube channel. And click nyo lang po yung bell button para ma-notify po kayo pag may bago tayong upload na video sa sobrang tagal-tagal ko hindi nag-upload. Okay? So, ayan. Thank you for watching. See you on our next vlog. Bye-bye.